Hindi na alam ni Bobby kung ilang shot na ng whiskey ang kanyang nainom. Ang alam lang niya ay kailangan lasing siya para hindi siya tumakbo palabas ng kwartong kinaroroonan ngayon. Come on, Roberta Manyalak. 35 ka na. Hindi ka na dapat kabahan. Mas nakakakabang virgin ka pa rin sa edad mo na to. Ani Bobby sa sarili. Oo, 35 na siya. 35 years old and still a virgin. Sounds depressing, right? Kaya naman ang magyaya ang nobyo niyang si Jasper ay sinunggaban na niya. 3 buwan pa lang niyang nobyo si Jasper at tuwing nag-a-attempt itong may mangyaring physical sa kanila, ay palagi na lang niya itong nadi-disappoint. Ito na yun, Bobby. Kaya mo to. Patuloy niya sa pagpapalakas ng loob sa sarili. 9 ng gabi ang dating ni Jasper. Nauna siya roon para hindi na siya umatras pa. Tiningnan muli ni Bobby ang itsura sa harap ng salamin. Malamang ay hindi siya makikilala ng nobyo dahil sa kolorete sa kanyang muka. Dumaan pa siya sa salon para magpa-makeover. Espesyal ang gabing yun kaya nais niyang magmukhang maganda naman. Napangiti si Bobby. Ewan niya kung dahil sa alak o dahil maging siya ay hindi makapaniwalang siya ang refleksyon na nasa salamin. Maganda pala siya kapag naaayusan at walang suot na reading glass. Muli siyang uminom ng alak. Kabadong-kabado talaga siya. Maya-maya pa ay narinig niya pag-anlak ng pinto. Agad niya tinakbo ang switch ng ilaw at pinatay yun. Sobrang dilim pero mas gusto niya yun. Nang malapit na si Jasper sa kanya, ay agad niya itong sinunggaban ng halik. Kung bukas ang ilaw ay hindi niya magagawa yun. Ang kaba ay nauwi sa pananabik ng gantihan ng kanyang nobyo ang halik niya. Isinandal pa siya nito sa pader habang wala pa rin tigil ng paghalik sa kanya. Hindi alam ni Bobby kung paano sila nakarating sa kama na walang saplot. Must be the whiskey. Anya sa isip. Nagpatangay si Bobby sa sensasyon. Hindi niya alam na makakaramdam siya ng ganoong kapanatagan sa bisig ni Jasper. He has a way to make her comfortable even though that was her first time. Something's off with you though. You're not a virgin, right? Tanong ni Jasper matapos ang isang mainit na pagniniig. Nagulat si Bobby. Pamilyar ang boses pero parang hindi naman yun boses ni Jasper. Ha? Tanong din niya, medyo kinakabahan. Inabot ni Bobby ang table lamp para magkaroon ng kaunting liwanag sa silid. Napatili siya nang makitang hindi si Jasper ang nasa kwarto. Who are you? Galit ding tanong ng lalaki. Napabalikwas na rin ito. There must be a mistake. Ani Bobby. Pero ako nag-reserve ng kwartong to. Sino ka, miss? My boyfriend reserved this room. I don't think so. Giit ng lalaki. Kip-kip ang makapal na kumot ay tumayo si Bobby sabay kuha ng mga damit niya sa sahig. Bobby, Diyos niyo, anong ginawa mo? Sinong lalaking yan? Tili niya sa isip. Nakakahiya siya. Sobrang nakakahiya siya. Nagtungo siya sa banyo at nagbihis. Paglabas niya ay nakabihis na rin ang lalaki. Nakausap ko ang staff. Sabi ko bigyan nila ng susi ang girlfriend ko kapag nauna sa akin. But apparently, my girlfriend is still in a meeting in Laguna. Paano nangyari yun? Nireserve ka ng boyfriend ko ang kwartong to. May usapan kami magkikita rito. Let's resolve the issue downstairs. Mungkahin na lalaki. No. Agad na sagot ni Bobby. Aalis na lang ako. This is just a mistake. But... Umalis na si Bobby para wala nang masabi pa ang lalaki. Ayaw niya ring magtagal pa roon dahil hiyang-hiya siya. Isa pa, kilala niya ang lalaki. Natatandaan na niya ito. Isa ito sa mga boss sa kumpanya pinagtatrabahuhan niya. Anak ito ng may-ari ng F&B Group of Companies. My God, Bobby. Pigil ang tili niya habang nag-aabang ng taxi. Minsan na lang niyang maisip na isuko ang bataan sa maling tao pa. Ano ba namang kamalasan to? Daig ko pa ang nakitaksil kay Jasper. Habang nasa taxi ay tinawagan niya ang nobyo. Nasaan ka, Jasper? Hindi ba't may usapan tayong magkikita ngayon? Inis na tanong niya kay Jasper. Dapat ay kaninang 9 ng umaga pa tayong magkikita, Bobby. Dinatawagan kita pero hindi ka sumasagot. Hinintay kita ng 1 oras, pero wala ka kaya naisip kong baka nagbago ang isip mo. What? 9 a.m? Hindi makapaniwalang tanong ni Bobby. Oo, 9 a.m. ang chat ko sa'yo, diba? Gustong magmura ni Bobby.
Sino mga timang ang magkikita ng ganoong kaaga para sa isang makamundong gawain? Are you serious, Jasper? Oo naman. So kaya ka pala wala kanina eh dahil akala mo ngayong gabi tayo magkikita? Parang natatawa pang sabi ni Jasper. Jas, mamaya na yan. Shot mo na. Anang isang babae sa background. Sino ba yan? Wala. Sagot ni Jasper na dinig din ni Bobby sa kabilang linya. Wala? Hindi na napigilan ni Bobby ang magtaas ng boses. Look, Bobby. Sawa na ako sa mga arte mo. Kung hindi mo ako kayang pasayahin, kaya kong makuha yun sa iba. Are you breaking up with me? Tanong ni Bobby sa walang nyanyang nobyo. Well, yes. Tila hindi pa siguradong sagot ni Jasper sa kabilang linya. Napapikit si Bobby. Ano bang mayroon sa araw na yun at parang ibinuhos ng lahat ng kamalasan sa kanya? Una, isinuko niya ang bataan sa isang estranghero. Pagkatapos ngayon ay nalaman pa niya kung gaano kabalangya ang lalaking dapat ay pagsusukuan niya ng bataan. Oh, fine. Hindi ka naman gwapo eh. Alam niyang immature, pero pikon na pikon talaga siya. What the? Hindi na narinig ni Bobby ang sunod na sasabihin ni Jasper dahil pinuto na niya ang tawag. Hindi ito kawalan kung yun ang inaakala nito. Kinabukasan, pumasok si Bobby sa opisina na tila isang panda bear. Hindi siya nakatulog ng maayos. Hindi mawala sa isip niya ang nangyari sa hotel. Pakiramdam niya ay ang tanga-tanga niya. Hindi naman siguro niya ako makikilala. Ani sa sarili, saka sumilip sa maliit na salamin sa kanyang desk. Ibang-iba ang itsura niya nung nagdaang gabi. Ang magmukhang seductive ang pake niya niyon. At ngayon ay balik na siya sa dati niyang itsura. Walang makeup dahil hindi naman siya marunong ngayon. Wala rin contact lenses. Suot na niya ang paborito niyang eyeglasses na may makapal na itim na rin. Nagbuntong hininga si Bobby. Relax lang. Pagpapakalma niya sa sarili. Isa pa, hindi naman niya diretsyong boss si Eric Fabella. Ang pinagsukuan niya ng bataan ng nagdaang gabi. Bobby, are you okay? Napabalik ko si Bobby nang marinig ang tinig ng boss niya. Ma'am Lizzie, nariyan na pala kayo. Anya sa boss at saka ngumiti. Sumunod ka sa opisina ko, Bobby. May pag-uusapan tayo. Ani Ma'am Lizzie, saka nauna na maglakad patungo sa opisina nito. Ano po pag-uusapan natin? Tanong agad ni Bobby pagdating sa opisina ng boss niya. Inihanda na niya ang notebook at ballpen. Bilang sekretarya ni Ma'am Lizzie sa loob ng 5 taon, ay kabisado na niya ito. Bawal siyang may makalimutang detalye, kundi ay masisermonan siya. He'll be reassigned. Imbes ay sabi ng boss niya. Naibaba ni Bobby ang notebook sa kanyang hita. Po? Gulat niya ang tanong. You won't be the vice president secretary anymore, Bobby. Ani Ma'am Lizzie. Ito ang vice president ng F&B Group. Madademote po ba ako? Gusto na niyang maiyak. Ngumiti si Ma'am Lizzie. You'll be the CEO secretary starting today. May ngiting anunsyo ng babae. Po? Gulat na tanong ni Bobby. Parang gusto na lang niyang himatayin. Oh, what's with the reaction? Natatawang tanong ng boss niya. Promoted ka na nga. Mas mataas na ang rango ng boss mo ngayon. Bakit po? Mapopromote po ba kayo, ma'am? Natawa na naman si Ma'am Lizzie. Hindi, ikaw lang ang promoted. Sir Eric will be waiting for you today. Pero ma'am, pwede na ba siyang umiyak? Tuwang-tuwa pa siya na hindi niya direktang boss ang napagsukuan ng bataan. Pagkatapos ay gagawin siyang sekretarya nito. Lord, ano bang problema mo sa akin? Tanong niya sa isip. Why? Ayaw mo ba ng salary increase? Galante si Sir Eric. Kapag nagustuhan niya ng trabaho mo, baka hindi lang salary increase ang matanggap mo. Ma'am Lizzie naman, okay naman ako sa'yo eh. I know, but it's not my decision. Walang sekretary si Sir Eric ngayon at ikaw ang narekomenda ng HR. Ayoko rin naman pakawalan ka dahil alam ko magkakaproblema ako sa kapalit mo dahil bago siya. Pero kailangan mag-adjust. Ayoko namang mapunta sa bad side ni Sir Enrique dahil lang sa hindi ko pagbibigay ng sekretarya. Paliwanag ni Ma'am Lizzie. Ang Enrique na tinutukoy nito ay ang presidente ng kumpanya, ang tatay ni Eric Fabella. Huminga ng malalim si Bobby. Mukhang wala naman siyang pagpipilian. Hindi rin naman niya pwedeng sabihin kay Ma'am Lizzie kung bakit gusto niyang tumanggi sa nais nito.
Pagkatapos nilang mag-usap ay nilinis na niya ang kanyang mesa. Sa bagal niyang kumilos ay baka abutin siya ng uwian sa pagkakahon ng kanyang mga gamit. Sinundo na nga siya ng executive assistant ni Eric. Hinihintay ka na ni sir. Ana executive assistant ni Eric. I'm Benj, by the way. I know. Ani sa lalaki sa kangumiti. Sinong hindi makakakilala sa executive assistant ni Eric Fabella? Heartthrob ng FNB ang lalaki. Kilalang kilala ito ng mga babaeng empleyado. I'm Roberta Manyalak. Bobby na lang. Inuumang niya ang kamay sa harap ng lalaki at tinanggap naman ito yon. Nice to meet you, Bobby. Gustong umurong ni Bobby nang papasok na sila sa opisina ni Eric. Pasok ka na. Ani Bench sa kanya. Ilalagay ko lang sa desk mo ang mga gamit mo. Tumango si Bobby. Nilingon muna ni Bobby kung saan ang kanyang mesa bago siya tuluyang pumasok sa loob ng opisina ng CEO. Good morning po, sir. Pati niya kay Eric. Kung hindi pa siya nagsalita ay hindi mag-aangat ng tingin ng lalaki. At sana hindi na lang nito yung ginawa. Nang magtama kasi ang mga mata nila ay tila nag-flashback sa kanyang isip ang nangyari sa hotel. Nanghina na naman ang tuhod niya. I'm Roberta Manyalak, sir. Nagkakandaotan na pagpapakilala niya sa sarili dahil natutent siya sa tingin nito sa kanya na para bang kinikilala siya. Have we met before? Kunot ang noong tanong ni Eric sa kanya. Mabilis pa sa alas 4 ang tumanggi si Bobby. Hindi pa, sir. Pero kilala ko po kayo kasi kayo po ang CEO. Pero ako po, hindi niyo po ako kilala. Lalo nang nagsalubong ang mga kilay ni Eric. Parang nabibirduhan ito sa kanya. Okay. Maya-maya ay sabi ni Eric. Bench will tell you all the things that you need to do. Nice to meet you, Miss Manyarak. Formal na sabi ng lalaki. Tumango lang si Bobby at mabilis na rin lumabas mula sa opisina. Nagbago siya ng hangin ng maipinid na pinto. What happened? Nakangiting tanong ni Bench paglabas niya. Bakit parang nakahinga ka ng maluwag? Kabadong tumawa si Bobby. Medyo kabado lang dahil sa bagong boss. Kunway sagot niya. Ang sabi pala niya, ikaw ang magtuturo sa akin ng mga kailangan kong gawin. Tumango si Bench at sinimulan na ngang ibilin kay Bobby ang mga dapat niyang gawin. Ganoon din naman ang trabaho niya kay Ma'am Lizzie, kaya mukhang hindi na siya mahihirapan. Miss Manyalak, let's go. Nagulat si Bobby nang malingunan si Eric. Sir? It's lunchtime, let's go. Ani Eric. Sa cafeteria po? Nagugulo ang tanong niya. Treat ni Sir Eric ang lunch natin dahil may bagong empleyado. Singit ni Bench. Tara na. Agad na tumayo si Bobby at sumunod sa dalawang lalaki. Iba talaga ang aura ng mga lalaking kasama niya. Pinagtitinginan ang mga ito kahit naglalakad lang. Naghihintay na ang driver ni Eric sa labas ng building. Sumakay si Bench sa tabi ng driver, kaya hindi alam ni Bobby kung sasakay siya sa tabi ni Eric sa passenger seat. Hop in, sabi sa kanya ni Eric. Walang nagawa si Bobby kundi ang sumakay. Kulang na lang ay idikit niya ang sarili niya sa pinto ng sasakyan para hindi sila magdikit ni Eric kahit na ano ang mangyari. Hindi ako nananakmal, Miss Manyalak. Ani Eric sa kanya. Sir? Huwag kang sumiksik sa pinto. Malaking espasyo sa pagitan natin. Napapahiyang umusod si Bobby ng kaunti palapit sa lalaki. Napatingin siya sa kamay nitong nakapatong sa hita. Napalunok siya ng maalala kung paano mahaplos ng kamay na yon. Bobby, get a hold of yourself. Parang awa mo na. Anya sa isip. Sa plato lang nakatutok ang mga mata ni Bobby habang kumakain. Hindi siya makatingin kay Eric. Paano kapag bigla siyang naalala nito? Hindi, Bobby. Masyado kang maganda kagabi. Ibang-iba ka ngayon. Pagpapakalma niya sa sarili. Are you okay, Miss Manyalak? Agad na nag-angat ng tingin si Bobby. Yes, sir. Huwag ka nang mahiya sa akin, Miss Manyalak. Sanayin mo ng sarili mo sa akin. Okay po. Ani Bobby, saka pilit na umiti. Sa awa ng Diyos ay hindi naman siya nakilala ni Eric. Mabuti na lang talaga at naisip niyang magpasalon kahapon. Lumipas ang halos 2 buwan, hindi pa rin siya nakikilala ni Eric. Natuklasan niya rin ang nobya pala nito ang inaakala nitong nasa silid noong hindi sinasadyang magkita sila sa hotel. Narinig niya kasing nag-uusap ang dalawa nang minsang dumalaw ang nobya nitong si Karin sa opisina.
Nagtanong noon si Karen kung umuwi rin si Eric galing sa hotel dahil hindi raw nakarating ang huli. Late na raw natapos ang meeting nito. Isa ring businesswoman si Karen, ngunit hindi kasing laki ng negosyo nito ang sa mga Fabella. Ang sabi ni Eric sa babae ay umuwi na lang ito nang malamang hindi makakarating si Karen. Napakagat na nga lang ng lobby si Bobby noon dahil kahit hindi sinasadya, nagkasala silang dalawa ni Eric sa babae. Mukha pa namang mabuting babae si Karen. Hinubad ni Bobby ang mga salamin sa mata. Biglang sumakit ang ulo niya habang may itiniti pa sa computer. Napapansin niya ang pagdalas ng pagsakit ng kanyang ulo. Nagiging sakitin ka. Puna ng nanay ni Bobby nang hanggang sa bahay ay nagreklamo siya sa sakit ng ulo at pagkahilo. Ang hirap kasing mag-commute ma, pagdadahilan niya. Totoo naman yun, siksikan si MRT at ang hirap mag-abang ng jeep na hindi puno. Bumili ka na kasi ng sasakyan, kaya mo naman yung hulugan eh, anang nanay niya. Pero hindi ko po kayang imaneho ma, nakangising sagot niya. Ako na ang magmamaneho, singit ng Kuya Ruel niya. Mas matanda ito sa kanya na lang mang taon, pero yun, binata at tambay pa rin. Huwag na lang kuya, baka makonsumi pa ako. Ang mabuti pa, kumain na tayo. Malamig na ang sabaw ng tinola dahil sa kakahintay namin sa'yo, Bobby. Anang nanay niya. Nagbihis lang si Bobby pagkatapos ay sinamahan na sa mesa ang nanay at kapatid niya. Isang dekada na rin mula noong pumanaw ang kanyang ama dahil sa isang aksidente. Hindi maintindihan ni Bobby, pero hindi niya gustong kainin ng tinola. Hindi naman siya maarte sa pagkain pero hindi niya talaga gusto ang tinola ng gabing yun. Oo nga pala Bobby, tumawag ang Tia Minda mo. Anang nanay ni Bobby habang naghahaponan sila. Kukunin ka ro nani ng sa anak ni Bessie. Anak ng Tia Minda niya si Bessie. Nanganak na pala si Bessie ma? Komento niya. Oo, nung nakaraang buwan pa. Sa susunod na buwan daw magpapabinyag, kukunin ka raw. Tumango lang si Bobby. Yang si Bessie, nabuntis ng hindi man lang pinapanagutan ng nobyo. Ang tigas kasi ng ulo. Sinabi nang magpakasal muna bago magbuntis. Tulad niyan, tinakbuhan siya. Matanda na rin naman si Bessie, ma. Ani Bobby. 30 na yun. 30 na, aanga-anga pa. Magpabuntis man naman sa hindi asawa. Gusto naman niya magpakasala, tumakbo nga lang ang lalaki. Ibig sabihin na hindi niya kilala ang nobyo niya. Ganun pala ang ugali. Mas mabuti nang mag-isa kaysa naman ganong klaseng lalaki ang pakasalan niya, ma. Isa pa, blessing naman yung baby niya. Ani Bobby. Mas mabuti pa rin ang buong pamilya. Kawawa ang bata. Giit naman ang nanay niya. Hindi sila magkakasundo kaya hindi na siya kumibu pa. Para kay Bobby ay mas maigi nang hindi nagkatuluyan ang dalawa kaysa saka maghiwalay pagtapos na ang kasal. Kung may isang napilitan lang na pakasalan ng isa, malamang ay hindi magtatagal ang relasyon. Kawawa lang ang bata, may ipit pa sa gitna. Masyadong konserbatibo mag-isip ang nanay niya, kaya kahit na ilang beses na ng babae noon ang tatay niya, ay pinatawad nito. Para sa nanay niya, isa lang ang goal, buo ang pamilya. Para sa kanya naman, mas maigi siguro kung naghiwalay na lang ang mga ito noon pa. Kaysa naman maya't maya niyang nakikitang nag-aaway ang mga ito. Mama, wala pa akong gana. Matutulog na lang po ako. Maya-maya ay paalam niya sa ina. Bakit? Ang sabi mo ay napagod ka sa biyahe. Nawalan nga po yata ako ng gana dahil sa pagod sa biyahe. Magpapahinga na lang po ako. Bukas na ako kakain. Kinabukasan ay bumangon si Bobby kahit nanghihina siya. Paglabas niya ng kwarto ay nakahain na ang agahan. Agad siyang pumapak ng hotdog dahil gutom siya. Hindi kasi siya naghaponan kagabi. Ngunit dalawang kagat pa lang sa hotdog ay parang bumaligtad na ang sikmura niya. Agad na tumakbo si Bobby patungo sa lababo para sumuka. Ang magkasalubong na kilay ng nanay niya ang nabungaran niya pagbalik sa mesa. Kagabi pa may kakaiba sa'yo, Bobby, sabi ng nanay niya. Hindi kaya ulcer na to, ma? Nakangiwing tanong niya sa ina. Magpa-check up ka na. Pero may pasok po ako. Mas importante ba yun kaysa sa kalusugan mo? Magpa-check up ka ngayon din. Kung hindi, ako ang maghahatid sa'yo sa ospital. Magpapaalam na lang po muna ako sa opisina. Sumusukong sabi ni Bobby. Naligo lang si Bobby at nagtungo na sa pinakamalapit na ospital.
This is not ulcer, Miss Manyanak. Sabi ng doktor kay Bobby. Mas malala po ba? Kinakabahang tanong niya. Well, hindi naman. Hindi naman kung ina-expect mo. Mahiwag kang sabi ng doktor. Doc, ipaliwanag mo naman sa akin sa pangungusap na maiintindihan ko. Natatawa ngunit ka ba nung tanong niya sa doktor? You're pregnant, Miss Manyanak. No. Tanging nasabi ni Bobby. I will refer you to an OB-GYN. Doc, isang nakakaunawang ngiti lang ang isinukli sa kanya ng doktor pagkatapos ay may isinulat na ito sa papel. Pangalan niya ng OB-GYN. Visit her for a transvaginal ultrasound. Nanginginig ang mga kamay na inamot ni Bobby ang papel. Nakita na lang niya ang sariling nakapila sa OB-GYN department ng ospital. Wala siya sa sarili. 6 weeks na ang baby mo, Mrs. Sabi pa sa kanya ng doktor na nagsagawa ng ultrasound. Congrats! Walang naisagot si Bobby kundi isang tango at tila isang zombie na lumabas siya mula sa ospital. Hindi makauwi ng bahay si Bobby. Hindi pwedeng malaman ng nanay niyang buntis siya at walang amang maituturo. Baka itakwil siya nito. Ipapaalam ba niya kay Eric na nagbunga ang isang gabi ng pagkakamali nila? Oo, mali naman talaga. Ibang tao ang inaasahan nilang dalawa ng gabing yun. Pero hindi nga niya ako nakikilala eh. Giit niya sa isip. Imbis na umuwi, nagpunta sa opisina si Bobby. Nagulat pa si Bench nang makita siya. Oh Bobby, akala ko ba hindi ka papasok? Tanong ni Bench. Gusto ko sanang makausap si Sir Eric. Sige, sasabihin ko. Kaya lang eh, narito pa si Sir Enrique. Maghihintay ako. Sige. Sa loob ng CEO office ay nagtatalo si Eric at ang ama niyang dumalaw lamang para apurahin na naman siya na mag-asawa. Dad, hindi pa naman ako matanda. Nahahawa ka na kay Mommy. Napapailing na sabi ni Eric sa ama. Akala ko ba busy ka? Bakit nandito ka? Pagtataboy niya pa rito. May tampuan kami ng Mommy mo. Gusto na lang matawa ni Eric. At mukha ba akong hindi busy, Dad? Nag-iisa kang anak ko, kaya wala akong ibang pupuntahan. Sabi lang ng daddy niya. Kung nag-aasawa ka na kasi at binibigyan mo kami ng apo, baka hindi kami nag-aaway. Bakit nadama yung pagkakaroon ng apo, Dad? Look, Eric, hindi ka na bata. 36 ka na. Dapat ay nag-aasawa at nagpapamilya ka na. Don't worry about me, Dad. Ano bang plano niyo ni Karen? Naiinip na kami ng Mommy mo. Napaisip si Eric. Plano? Wala pa silang plano magpakasal sa ngayon, pero napag-uusapan naman nila yon. Marami pang gustong gawin si Karen sa buhay nito. Marami pang gustong patunayan. At siya, handa siyang maghintay hanggang sa maging handa ito. Natigil lang ang pangungulit ng daddy niya nang may kumatok sa pinto ng kanyang opisina. Si Bench yun. Sir, gusto raw kayong makausap ni Bobby. Bulong ni Bench sa kanya. Kumunot ang noon ni Eric. Akala ko ba'y absent siya? Hindi sumagot si Bench. Marahil ay dahil hindi rin ito alam ang sagot. Dad, may kailangan akong kausapin. Let's just talk about marriage and grandchildren next time. Nagbuntong hininga ang daddy niya. I'm the president of this company, and yet you're just kicking me out of your office. Dad, hindi bagay sa'yo ang drama. Natatawang sabi na lang niya sa ama. Fine, I'm leaving. Paglabas ng daddy niya ay agad na pumasok si Bobby. Anong pag-uusapan natin? Tanong niya sa sekretarya. Akala ko ba ay masamang pakiramdam mo? Bakit pumasok ka pa? Sir, hindi mo ba talaga ako naaalala? Tanong ni Bobby sa kanya. Miss Manyanak, you're my secretary. Paano hindi kita naaalala? Nagugulahang tanong ni Eric sa babae. Bago mo ako naging sekretarya, hindi mo ba ako naaalala? Kapag may makeup ako, false eyelashes, contact lenses, walang salamin at sexy ang suot na damit. Hindi talaga? Napaisip saglit si Eric. Wait, are you the woman in the hotel? Nanlalaki ang mga matang tanong niya sa babae. Alam niyang may resemblance si Bobby sa babaeng hindi niya sinasadyang nakaniig sa hotel. Pero nang tanongin niya si Bobby kung nagkita na sila dati, ay matigas na hindi ang isinagot nito. Kaya naman inalis na niya yun sa isip. Oo, ako yun, sir. Ani Bobby. She looks troubled. At bakit ngayon mo lang inamin sa akin? Di ba tinanong na kita dati kung kilala ba kita? Kung walang naging ebidensya,
Hindi ko naman talaga gustong malaman mo pa eh. Nahihiya kasi ako sa pangyayaring yun. It was a big mistake, sir. Kaya sinong babaeng lalantad sa ganoon? Hindi yun nakakababae. Ani Bobby, sa kaya mo ko. Ebidensya? What do you mean, Bobby? May mga papel na ipinatong si Bobby sa ibabaw ng kanyang mesa. Resulta yun ng pregnancy test at ultrasound. Are you saying you're pregnant? Hindi makapaniwala ang tanong ni Eric sa babae. Tumango naman ito. At ikaw ang ama, sir. What? Napatayo si Eric. But it only happened once. Alam ko, sagot naman ni Bobby. Hindi lang naman ikaw ang nagulat eh. Ako rin. How can you be so sure that I'm your child's father? Dahil wala naman akong ibang nakaano bukod sa'yo. Alam mong virgin ako ng gabing yon. Nakipaghiwalay rin ako sa walang yakong boyfriend ng mismong gabing yon. Walang ibang pwedeng maging ama ang anak ko kundi ikaw. But still, wala nang masabi si Eric. Hindi niya alam kung ano pa ang sasabihin. I'm not asking you to marry me, sir, okay? Sabi naman ni Bobby. Of course you can. Singit lang ng isang tinig mula sa labas. Naroon pa ang daddy ni Eric. Parang gusto na lang maglaho ni Eric. You can ask for marriage if we make sure that the child is my grandson. Dagdag pa nito. No! Giit ni Eric. Paano si Karen? Hindi pwede yun. Pananagutan naman niya ang bata kung kanya talaga yun. Ibibigay niya ang lahat. Huwag lang ang kalayaan niya. At gagawin mong bastardo ang una kong apo, Eric? Seryosong tanong ng daddy niya. Sir, hindi naman po kasalang gusto ko. Singit ni Bobby. Alam ko naman pong may girlfriend si Sir Eric at yung nangyari sa amin, pagkakamali talaga. Unintentional po yun. Ginusto niyo man o hindi, nariyan na yan. Matigas na wika ng daddy niya. Kung ayaw mo magpakasal, ibigay mo sa amin ang bata pagkapanganak mo. Dad, inis na saway ni Eric sa ama. What? Ayaw mo magpakasal, di ba? Pwes, hindi ako papayag na wala sa poder natin ang bata. Pagmamatigas ng ama niya. Hindi rin po ako papayag. Giit naman ni Bobby. Hindi ko naman kailangan ng kasal o sustento eh. Ang kailangan ko lang ay kasama magpapaliwanag sa nanay ko kung bakit hindi ako pwedeng magpakasal. What? Kunot ang noon tanong ni Eric kay Bobby. Kaya kong buhayin ang bata, sir, okay? Sabi ni Bobby sa kanya. Pero papatayin ako ng nanay ko kapag nalaman niyang buntis ako at hindi ko naman nobyo ang tatay. Kailangan nating ipaliwanag sa kanya kung ano nangyari. Can we make sure that the child is mine first? Anya kay Bobby. Tapos saka natin pag-usapan ang plano. Okay sa akin. 7 to 8 weeks. Ani Bobby. Pwede na tayo magpa-paternity test ngayon. Okay. Let's talk after that. Tumalikod na si Bobby. Naglalakad na ito palayo ng tawagin niya. Magpahatid ka kay Benj. Buntis lang ako. Wala akong sakit. Kaya ko ang sarili ko, sir. Tanggi nito. Nang lalamyang naupo si Eric sa kanyang upuan. Anong nangyayari? Totoo ba ang lahat ng yon o panaginip lang? If the child is yours, marry her. Anang daddy niya bago ito lumabas mula sa kanyang opisina. Damang-dama ni Eric kung gaano kaseryoso ang daddy niya. Ganoon pa man ay hindi niya pa rin alam kung mapagbibigyan niya ito. Agad na lang isinagawa ang paternity test nang sumapit ang 8 weeks ng pagbubuntis ni Bobby. Ilang linggo rin ang inintay nila para sa resulta. Nang dumating na ang resulta, ay agad na pinuntahan ni Bobby si Eric. Isang malalim na buntong hininga pinakawalan ni Bobby matapos iabot kay Eric ang resulta ng paternity test. It's yours. Ani Bobby matapos buklatin ni Eric ang papel. Anong gagawin natin ngayon? Kung ano ang gusto mo, Bobby, yun ang gagawin natin. Tumango si Bobby. Ang gusto ko ay kausapin mo ang nanay ko. Ipaliwanag natin sa kanya kung bakit hindi tayo pwedeng magpakasal. Are you sure you don't want to get married? Paglilinaw ni Eric. As if namang gusto mo akong pakasalan. Alam ko ang lugar ko. At naniniwala ako na ang kasal na ipinilit hindi nagtatagal. Kawawa lang din ang bata. Papayag kaya ang nanay mo sa ganong setup? Yung magko-co-parent lang tayo? Hindi ko alam. Pag-amin ni Bobby. Alam niyang magwawala ang nanay niya kapag nalaman yon. Malay naman natin, di ba? Sige, kausapin natin ang nanay mo sa lalong madaling panahon. Paano si Miss Karen? Hindi niya napigilang itanong.
Hindi ko alam kung matatanggap niya to. Bahala na. Naiintindihan naman yun ni Bobby. Para naman kasi talagang isang malaking excuse lang ang sabihing hindi nila alam na ibang tao ang nakaniig nila ng gabing yun. Napakadilim naman talaga, kaya wala talaga silang maipapaliwanag pang iba. Isa pa ay pareha silang nakainom ng alak, kaya mga wala na sa wisyo. Nang gabing yun ay kinausap agad nila ang nanay ni Bobby, at tulad ng inaasahan niya, ay nagwala ito. Ang ending, nagpa-ospital pa sila dahil tumaas ang presyon nito. Gusto mo ba akong mamatay, Roberta? Galit pa rin tanong ng nanay niya nang magkamali na ito. Mama, hindi namin mahal ni Eric ang isa't isa. Natututunan ng pagmamahal, Bobby. Pero ang mararamdaman ng anak mo habang lumalaki siya, hindi mo na yun mababago. Palalakihin mo ang anak mo sa hindi normal na paraan? Normal? Hindi naman lahat ng normal ay healthy environment para sa anak ko. Hindi rin dahil hindi normal sa tingin ng iba ay mali na. Mama, 2024 na. 2024 na. Kaya okay lang na magkaroon ako ng apo na walang ama? Ganoon ba, Bobby? Kaya okay lang na ang nag-iisa kong anak na babae ay single mom? May tatay naman ang anak ko. Hindi lang niya kasama sa iisang buong. Ina-acknowledge ni Eric ang bata. May sustento. Nadalawin pa rin. Magkikita pa rin sila. Giit ni Bobby. Hindi ako papayag, Bobby. Mama, anak ko to. Pwedeng ako magdesisyon para sa aming dalawa. You don't have to, Bobby. Anang isang tinig sa kanyang likuran. Hindi rin naman ako papayag na walang buong pamilya ang apo ko. Si Sir Enrique Fabella yon. Sir, ihahanda namin ang kasanyo ni Eric sa lalong madaling panahon. Nagkausap na kaming mag-ama at pumayag na siyang magpakasal kayo dahil ayaw rin niyang lumaki sa hindi normal na environment ang anak niyo. Isa pa, tama lang naman ang pakasalan kanya. Hindi yun kalabisan, Bobby. Kailangan niyang panindigan ng mga kilos niya. Huminga siya ng malalim. Nasaan po si Sir Eric? Imbes ay tanong niya. Sorting some things. Baliwalang sabi ni Sir Enrique. Maya-maya pa ay dumiretso ito sa nanay niya. I am Enrique Fabella. It's nice to meet you, Mrs. Manyarak. Nagkamay ang nanay niya at ang tatay ni Eric. Mukhang nagkasundo agad ang mga ito. Bakit nga naman hindi kung pareho ang gusto ng mga ito? Pasimpleng lumabas si Bobby para tawagan si Eric, ngunit hindi ito sumasagot. Pagbalik niya sa loob ng ward ay paalis na rin si Sir Enrique. Don't worry about a thing, Iha. Kami ang bahala sa inyo ng apo ko. Intindihin mo ang mama mo. Walang ina na gustong maging single mom ang nag-iisa niyang anak na babae. At ako, hindi ako papayag na hindi buo ang pamilya ng una at nag-iisa kong apo. Pero si Sir Eric, paano naman siya? Paano sila ni Miss Karen? Ang dapat na iniisip mo lang ngayon ay ang anak mo at ang sarili mo. Ako ang bahala kay Eric. Magpahinga ka na. Alagaan mo ang sarili mo at may buhay kang daladala. Kinabukasan, ay sakalang nakatanggap ng tawag si Bobby mula kay Eric. Kinausap ako ng daddy mo. Pumayag na ako sa kasal. Walang ano-anong sabi ni Eric. Bakit? Anong pinang-blackmail sa'yo para pumayag ka? Mana? Bukod dun, nakita ko ang reaksyon ng mama mo. Ganon din ang nagreaksyon ni mommy. Kalalabas lang din niya ng ospital ngayong umaga. Gagawin talaga natin to dahil nape-pressure tayo? Gagawin natin to para sa anak natin. Huwag mo na akong isipin, pati na rin si Karen. Nag-usap na kami. We broke up last night. Nag-guilty si Bobby. I'm sorry, sir. Hindi mapigilan ni Bobby ang maiyak. Dahil sa pagbubuntis ay naging emosyonal talaga siya. Kuminsan nga ay nagugulat na lang siya sa mga bagay na iniiyakan niya. Hey, Miss Manyalak, are you crying? Nag-aalala ang tanong ni Eric. Nag-guilty lang ako, sir. Anya, umiiyak pa rin. Hindi mo kasalanan at hindi mo ginusto to, kaya huwag ka nang mag-guilty. Hindi pa rin matigil sa pag-iyak si Bobby. Don't go to work today. Magpahinga ka na lang muna. Baka pwedeng pumasok na lang ako. Kasi kapag nag-maternity leave na ako, mabuborn na ako sa bahay ng matagal. Ang suggestion ko ay mag-resign ka na pagkatapos ng kasal. Risky ang pregnancy mo, sabi ng doktor. Kaya hanggat maaari, magpahinga ka lang. Pag-iisipan ko, sir. Okay, I'm going to work. Call me if you need anything. Salamat, sir. Pagkatapos nilang mag-usap ni Eric, ay hindi pa rin mapalagay si Bobby. Iniisip niya kung tama bang magpakasal sila.
Baka pwede nga naming subukan. Anya sa sarili. Gagawin niya para sa anak niya kahit lihis yun sa paniniwala niya. Isang simpleng kasal lang ang pinayagan ni Bobby kahit iba ang gusto ng mga in-laws niya. Ang gusto nga niya ay tahimik lang at hanggat maaari ay walang nakakaalam. Pagkatapos ng kasal ay sa bahay ni Eric na sila tumira. Pakiramdam ni Bobby ay nilipad siya ng buhawi sa bilis ng mga pangyayari. Walang mapaglagyan ng boredom ni Bobby mula nang tumira siya sa bahay ni na Eric. Nag-resign siya tulad ng nais nito at ng kanyang doktor. Bantay-sarado rin siya ng mga kasambahay dahil pinagbabawalan siya ni Eric na tumulong sa mga gawaing bahay. Napakaraming bawal at naiinis na siya. Mabuti na nga lang at kasama ni Eric si Bench nang umuwi ito kinagabihan. May kausap siya. Kumusta Bobby? Mukhang hiyang ka sa pagbubuntis. You're glowing. Talaga ba? Tanong niya kay Bench. Feeling ko kasi patabaing baboy lang ako rito. Natawa naman si Bench. Enjoyin mo lang ang bakasyon mo, Bobs. Anang lalaki. Kapag nanganak ka na, hindi ka na mabubor sa pag-aalaga ng anak niyo ni Sir Eric. Oo nga eh. Teka, bakit ka nga pala niya sinama rito? Trabaho pa rin. Ani Bench sabay iling. Ganun ba? Dito ka na mag-dinner. Anyaya niya rito. Maya-maya pa ay may inabot ng mga papeles si Eric kay Bench. You know what to do. Sabi pa ni Eric sa assistant nito. Dito ka na mag-dinner, Bench. Ulit niya sa anyaya kay Bench para marinig yon ng kanyang asawa. Oo nga, nakahanda ng pagkain. Sumabay ka na sa amin. Segunda ni Eric sa kanya. Pumayag naman ang binata. Habang kumakain ay nagkakwentuhan sila ni Bench. Namiss niya ang may kakwentuhan. Kapag silang dalawa lang ni Eric ang nasa harap ng mesa ay tahimik lamang siya. Pakiramdam niya kasi ay boss niya pa rin to. Next time, Bobs, dadalhan kita ng pizza burger. Sabi pa ni Bench nang sabihin niya ritong parang gusto niya ng pizza. May nabibilan ako masarap. Bawa na siya sa mga unhealthy food, sabi ng OB. Singit naman ang KJ na si Eric. Kaunti lang naman ang kakainin ko. Reklamo agad ni Bobby. Sumunod ka na lang sa OB. Baliwalang sabi ng KJ. Sige, Bobs. Saka na lang kapag pwede na. Sabihan mo lang ako. Nakakaintinding sabi ni Bench. Nakasimangot na tumango si Bobby. May magagawa ba siya? Pagkatapos nilang kumain ay iniatid niya si Bench sa front door. Ingat ka, Bench. Ikaw rin. Nakangiti lang na sabi ng lalaki bago umalis. Close na close pala kayo ni Bench, no? May nickname pa siya sa'yo. Sabi ni Eric pagbalik ni Bobby sa loob ng bahay. Ha? Nothing. Ikaw lang naman ang parang awkward na tawagin ako sa nickname ko. Ani Bobby maya-maya. Minsan nga, Miss Manyalak pa rin ang tawag mo sa akin. Ikaw rin naman. Gait ni Eric. Minsan, tinatawag mo pa rin akong sir. Nakasanayan na eh. Pero mas grabe pa rin yung Miss Manyalak. Kasal na tayo tapos, Miss Manyalak? Natatawa nang sabi ni Bobby. Fine. Mrs. Fabella, is that better? Natameme si Bobby. Bakit parang kinilig siya sa Mrs. Fabella? Hindi naman siguro siya bawal kiligin sa asawa niya, hindi ba? Nakangiting inirapan na lang niya si Eric. Good night na lang, Mr. Fabella. Baka pagalitan mo pa ako kapag late ako natulog. Maaga pa naman, ani Eric. Alam kong bored ka na rito. May gusto ka bang gawin? Basta hindi strenuous, okay lang. Boring naman talaga kapag walang kasama. Do you want to watch a movie? Sa home theater ba? Tapos ako lang mag-isa. Ayoko nga. Nakakatakot mag-isa ron. Tanggi ni Bobby. Sasamaan kita, ani Eric. Nagulat si Bobby. Himala yata iyon. Hindi ka magtatrabaho? Tanong niya sa asawa. Kadalasan kasi ay nagkukulong lang ito sa study room at nagtatrabaho. Nagugulat na lang siya kinabukasan na nasa tabi na niya ito at tulog. Umiling si Eric. Anong gusto mong panoorin? Tingnan natin kung anong meron sa Netflix. Excited niyang sabi. Marangya ang bahay ni Eric kahit ito lang ang nakatira roon. Kakasya nga roon kahit isang dosen ng bata. Agad na iwinaglit ni Bobby yun sa isip. Hindi niya kayang umirin ng 12 beses. Hindi nila kailangan manood ng sine dahil mas maganda pa sa sine ang home theater ni Eric at hindi hamak na mas komportable. Hindi na alam ni Bobby kung ano ang naging ending ng pelikulang pinapanood nila dahil nakatulog siya.
Ngunit imbes na sa home theater siya magising ay sa kwarto na nila ni Eric. Binuhat pa yata siya ng kanyang asawa paakyat. Nakakahiya at mabigat na siya. Good morning. Bati sa kanya ni Eric na mapansin itong gising na siya. Good morning. Napapahiya ang tugon niya. Binuhat mo pa ako rito. Sana hinayaan mo na ako sa home theater. Baka sipain ako ng anak natin kapag binabayaan kita ron. Nauna pagtanto ni Bobby ang realidad na ganoon lamang si Eric sa kanya dahil sa anak nila. Isang malaking delusyon ang isiping nagkakagusto na ito sa kanya. Paano nga naman ito magkakagusto sa kanya? Eh napakalayo niya sa babaeng gusto talaga nitong pakasalan. Si Karen. What's wrong? Tanong ni Eric nang hindi siya sumagot sa sinabi nito. Wala. Nakangiting tugon naman niya. Teka, bakit hindi ka pa kumikilos? May pasok ka. Naisip ko kasi baka may gusto kong gawin. Ani Eric. Ayoko namang isipin mong pinakasalan kita para ikulong dito. Gusto mo bang dalawin ng mama mo? Mula na ay kasal tayo, hindi pa natin siya nadadalaw bilang mag-asawa. Hindi ka talaga papasok para ron? Tanong ni Bobby. Bakit parang gulat na gulat ka? Sa workaholic mong yan? Sinong hindi magagulat? Natatawang tanong niya. Your well-being is more important. Sige na nga, dalawin natin si Mama. Matutuwa yun kapag nagpunta tayo. Tulad ng inaasahan ni Bobby ay masayang-masaya ang mama niya nang pagbuksan sila ng gate. Sana man lang eh, nagpasabi kayong darating kayo para nakapaghanda ako ng pagkain. Kahit anong iluto mo ay okay lang sa amin, Ma. Ani Bobby sa ina. Mama, pwede po kayong dumalaw sa bahay namin. Ang sabi kasi ni Bobby ay nahihiya kayo. Ani Eric sa mama niya. Yun na naman ang kakatuwang damdamin sa kanyang dibdib ng tawaging mama ni Eric ang nanay niya. Malapit na siyang maniwalang may tsansa nga silang maging isang masaya at buong pamilya. Ayoko kasing isipin mong may ibang habol sa iyong pamilya namin, Eric. Anang mama niya. Isa pa, hindi ako sanay sa laki ng bahay mo. Nanliliit ako kapag naroon ako. Mama, hindi ako mag-iisip ng masama sa'yo. Alam kong hindi ang ari-arian kong habol niyo noong iginiit niyo sa amin na magpakasal. Huwag na kayong mag-isip ng ganyan. Ang gusto ko ay maging at home kayo sa bahay. Lalo na kapag nanganak na si Bobby. Sigurado akong gusto niyang palagi kayong nasa bahay namin. Napangiti na lang si Bobby habang pinagmamasdang mag-usap ang dalawa. Magiliw si Eric sa kanyang ina. Pati nga ang kuya niyang mukhang walang plano sa buhay ay nagbago. Gusto na raw nitong magnegosyo at maging successful na tulad ng asawa niya. Kaya yun, ang asawa niya ay pinagtitraining ngayon ng kuya niya sa kumpanya nito. Perpekto na siguro ang lahat kung tama ang dahilan nila ng pagpapakasal ni Eric. Pero ayaw na niyang isipin yun. Ang pinakatamang gawin niya ay gumawa ng paraan kung paano siya mamahalin ng kanyang asawa para mapanatili nilang buo ang kanilang pamilya. Hindi mahirap mahalin si Eric. Sa totoo lang ay alam niyang papunta na siya roon. Kailangan na niyang yakapin ang realidad nila at kasabi niyon ay kailangan niya rin gumawa ng paraan para mapunta sila sa iisang pahina. Dahil doon ay naisip niyang isang misyon, ang paibigin ng kanyang asawa, at sisimulan niya yon pagbalik nila ng bahay. Mrs. Fabella! Gulat na bati ni Eric kay Bobby nang dalawin niya ang lalaki sa opisina nito kinabukasan. Anong ginagawa mo rito? Maagang nagluto si Manang kaya naisipan kong dalhan ka ng tanghalian, ani Bobby sa asawa. Ang totoo ay kinulit niya ang cook sa bahay para magluto ng maaga. Wala rin akong kasabay kumain kaya nagpunta ako rito. You should have told me to come home instead. Ani Eric saka tumayo para kunin ang mga dala niya at inilabas ang mga pagkain sa mesa. At sa tingin mo ay kaya ng konsensya kong istorbuhin ka ng ganon? Tanong niya sa mister. Kung convenient sa'yo, huwag ka nang makonsensya. Hindi naman ako magagalit sa'yo at magiging honest din ako kung sobrang busy ko. See? Ang ending ay mag-isa pa rin akong kakain sa bahay kung busy ka. Nakasimangot niyang tugon. Still, I'll make a way to go home and eat with you. Giit ni Eric. Narito na ako, huwag na nating pagtalunan. Sabi naman ni Bobby. Sumunod naman si Eric. Ito na ang nag-asikasa ng mga dala niya. Kulang na lang ay subuan siya. Sino ba naman ang hindi mai-inlove sa lalaking to? Napakabait na, maasikaso pa. Naisip ni Bobby na napakaswerte ni Karen dito. Maging na mga sumunod na araw ay pinupuntahan pa rin niya si Eric para sabay silang mananghalian. Hindi naman araw-araw dahil pinapagalitan din siya nito kapag palagi siyang bumabiyahe. Maglilimang buwan na ang tiyan niya at may kalakihan na yon.
Ayaw ni Eric na natatagtag siya sa biyahe. Sa palagay ni Bobby ay matagumpay naman ang misyon niya. Naging mas malapit sila ni Eric. Hindi na tahimik ang mga almusal, tanghalian at hapunan na pinagsasaluhan nila. Bukod doon ay naging mas malapit din siya sa mga in-laws niya dahil kapag weekend ay naroon sila sa bahay ng mga ito. Masasabi ni Bobby na hindi lang siya sa kanyang asawa swerte, kundi pati na rin sa kanyang mga binan. Damang-dama niya ang pagmamahal ng mga ito sa anak ng mga itong si Eric at maging sa kanya. Kung minsan nga ay kung ano-ano ang mamahaling gamit pa ang pinapadala ng mommy ni Eric sa kanya. Katulad na lang ng Sabado na yon na dumalaw ang mga magulang ni Eric sa bahay nila. Masama kasi ang pakiramdam ni Bobby, kaya ang mga biyanan na lang niya ang nagtungo sa kanila. May pasalubong na mamahaling bag ang biyanan sa kanya. Sa tanang buhay niya ay noon lang siya nagkaroon ng original na Louis Vuitton bag. Parang gusto niyang isauli dahil nahihiya siya. Pero minsan na siyang tumanggi sa bigay nito at nagtampo lamang ang ginang. Kaya sabi ni Eric ay huwag tanggihan ang bigay ng ina nito. Okay ka na ba, Bobby? Pasensya ka na at imbis na nagpapahinga ka, kinukulit ka pa nitong asawa ko. Sabi sa kanya ng daddy ni Eric. Okay lang po, dad. Sabi naman ni Bobby sa binang lalaki. Alam mo namang pangarap ko ang mag-aanak ng babae. Giit naman ang mami ni Eric. Si Bobby ang katuparan niyon, kaya wag na kayong kontrabida sa kaligayahan ko. Ngumiti lang si Bobby. Ganoon siya kaswerte sa pamilya ni Eric. Kung sana lang talaga ay dumaan sa tamang proseso ang pagiging mag-asawa nila ni Eric, mas mainam sana. Kaso ay shortcut, kaya hindi mawala-wala sa isip ni Bobby na baka pagkapanganak niya ay maging iba na ang lahat. Lalo na kay Eric na alam naman niyang hindi siya mahal. Anyway, narito na lang din tayo ay papaalala ko na sa inyong reunion ng pamilya natin sa susunod na linggo. Anang daddy ni Eric. Yes, dad. Hindi namin nakakalimutan. Sabi naman ni Eric sa ama. Hanggang sa dumating na nga ang linggo, nag-aalangan talaga si Bobby na sumama sa reunion ng mga Fabella. Nanliliit talaga siya sa pamilya ng mga ito. Pakiramdam niya ay hindi siya fit sa mga ito dahil sino ba siya? Ang asawa ng mga pinsan ni Eric ay mga bigating tao. Politiko, abogado, mayayamang businessman. In short, magkakalibel ang mga ito. Siya lang yata ang naiiba roon. Ang mga pinsan naman ni Eric ay sobrang sa sosyal. Lalo tuloy siyang na-insecure sa katawan niya. Ang laki na nang itinaba niya dahil sa pagbubuntis. Mula nga nang maging mag-asawa sila ni Eric, ay inaral na niya na mag-ayos ng sarili. Doon man lang ay bumagay siya sa kagwapuhan ni Eric. Pero talagang lumobo na siya at wala na siyang magagawa pa sa katawan niya. Magsi-CR lang ako. Paalam niya kay Eric. Nakangiting tumango ang kanyang asawa. Nang nasa CR na, ay hindi makalabas mula sa cubicle si Bobby dahil narinig niyang may nag-uusap sa labas. At siya ang paksa. Yun ang pinalit ni Eric kay Karen? Tila nangungut yung sabi ng isang babae. Ano kayang nakain ng pinsan natin? Nawalan yata ng taste? Komento naman ang isa pa. Pakiramdam ni Bobby ay may mga patalim na tumarak sa kanyang dibdib. Ayaw na nga niyang isipin kung gaano kalayong angwat nila ni Karen. Kailangan pa bang ipagdiinan ng mga ito yon? Ang sabi-sabi, pinikot lang ng babae yun si Kuya Eric. Nagpabuntis para pakasalan. In fairness, successful. Sarkastikong sabi ng isa pa. Gustong lumabas ni Bobby mula sa cubicle at ipagtanggol ang sarili, ngunit wala siyang lakas ng loob. Mukhang magaling nga siyang manguto, dahil kahit si na Tito Enrique ay mukhang giliw na giliw sa kanya. Siyempre, sabik na makaupo si na Tito Enrique kaya ganon. Sayang nga lang, kung si Karen sanang nakatuluyan ni Kuya Eric, magandang lahi sana. Nagtawanan pa tatlong bruha bago lumabas ng tuluyan sa CR. Hindi na malaya ni Bobby na humahagulgol na siya. Tinatawagan siya ni Eric, ngunit hindi niya masagot dahil alam niyang hindi siya makakapagsalita. Nag-text na lang siya rito at sinabing umuwi na siya dahil masama ang kanyang pakiramdam. Nasinghalan tuloy siya ng mister nang magising siya kinabukasan. Tulog na siya nang umuwi ito kagabi. Bakit ka umuwi nang walang paalam? Pwede naman tayong umuwi nang magkasama. Sermon ni Eric kay Bobby kinaumagahan. Sorry, sobrang sama kasi ng pakiramdam ko kaya nagmamadali akong umuwi. Ayoko namang magmukhang KJ at yayain kang umuwi agad. Kausap mo pa mga pinsan mo at nagkakasayahan kayo. Yun na nga ang point, Bobby. Inis pa rin sabi ni Eric. Masama ang pakiramdam mo. Paano kung may nangyari sa'yo kagabi? Hindi lang ako nag-aalala, pati si na mommy at daddy. Sorry talaga,
hindi na mauulit. Tanging nasabi ni Bobby. Hindi naman niya masabi ang narinig niya sa CR at ayaw niya namang magmukhang OA. Just don't do that again. Ani Eric sabay buntong hininga. Oo, pasensya na. Pagkatapos ng maiksing sermon ay nagtungo na sila sa OB nga hindi para magpa-check up. Ayon sa doktor ay healthy naman si Bobby at ang baby nila. But still, mag-iingat pa rin Mrs. Fabella. Paalala ng doktor. Healthy kayo ni baby pero risky pa rin because of your age. Alalay lang tayo sa mga activities, okay? Yes, Doc. Nakangiting sabi ni Bobby sa doktor. And Mr. Fabella. Baling ng doktor kay Eric. Mr. Fabella ka riyan. Natatawang sabi naman ni Eric. Kaibigan nito ang doktor niyang si Doc Miggy. Natawa ang doktor. Brad, ang payo ko lang sa'yo ay huwag mong bibigyan ng stress si Mrs. para smooth sailing tayo hanggang sa mga anak siya. Walang problema, Brad. Kailan ba ako naging cause ng stress? Pagmamayabang ng asawa niya. Babalikan pa ba natin kung kailan? Pabirong tanong ni Doc Miggy. Brad, kalimutan na natin ang nakaraan. Mga bata pa tayo nun. At nagkatawanan na silang tatlo. Sa mga kaibigan ni Eric ay walang problema si Bobby. Nakilala niya na ang ilan sa mga ito at mainit naman ang naging pagtanggap ng mga ito sa kanya. Hindi katulad ng mga pinsan ni Eric na sobra-sobra kung plastic kin at i-backstab siya. Kung hindi lang talaga nakakahiya ay papatulan niya mga yun. Pagkatapos ng check-up ay nagtungo sila sa department store ng isang mall para tumingin ng ilang kagamitan para sa nursery room. Excited na si Bobby na lagyan ng gamit ang nursery room. Ngunit ayaw pa ni Eric dahil hindi pa nila alam ang gender ng baby. Hindi pa ba tayo bibili ng gamit talaga? Nakalabing tanong ni Bobby sa asawa. Ngumiti naman si Eric. Pagkatapos na ng gender reveal, Mrs. Fabella. Ani Eric. Alamin na kasi natin ang gender ngayon. Pwede naman na eh. O kaya pang unisex na gamit ang bilhin natin. Natawa na si Eric. Next month na ang gender reveal. Huwag ka nang mainit. Mamimili agad tayo ng gamit ni baby kapag nalaman na natin ang gender niya. Pangako ng kanyang asawa. Anong gusto mo? Babae o lalaki? Curious na tanong ni Bobby kay Eric. It doesn't matter. Basta healthy ang baby, okay na okay ako. Hindi nga. Yes, it really doesn't matter, Mrs. Fabella. Babae ang gusto ko. Sabi naman ni Bobby. Gusto niya ng baby girl na pwede niyang ayusan ng ayusan. Ibili ng mga cute na bestida at sapatos at dapat ay magkapareho sila. Napahawak si Bobby sa chance sa excitement. Sige, para maiba lalaki sa akin. Tsaka ay matutuwa rin si daddy kung magkakaroon siya ng Enrico Fabella III. Aba, kinontra pa talaga ako. Inis na reklamo ni Bobby. Natawa lang si Eric at nagyaya ng kumain. Weekend yon kaya malaya si Eric na samahan siyang magala. Sa isang Japanese restaurant sila kumain. Okay ang lahat, nagkukwentuhan pa nga sila. Hanggang sa may isang pamilyar na figura ang dumaan sa kanilang mesa. Natigilan si Eric ng mag-angat ng tingin at magtama ang mga mata nito at ni Karen. Si Bobby naman ay hindi makaimik dahil hindi naman niya nakausap si Karen mula noong maghiwalay ito at si Eric. Base sa tinginan ng dalawa ay masasabi ni Bobby na naroon pa rin ang damdamin ng mga ito sa isa't isa. Hindi naman yun basta-basta mawawala. Kahit ilang buwan na ang lumipas at kahit kasal na sila ni Eric, ay alam niyang si Karen pa rin ang mahal nito. Parang maiiyak si Bobby sa realisasyon na yun. Idagdag pa ang mga narinig niya sa mga pinsan ni Eric ng nagdaang gabi. Parang nais na niyang pumalahaw sa pag-iyak, ngunit pinigilan niya sarili. Walang salitang dumiretso si Karen sa mesang hindi kalayuan sa kanila. May kasama itong ilang kababaihan. Napatingin din ang mga kasama nito sa direksyon nila ni Eric. Malamang ay siya na ang magiging paksa ng mga ito maya-maya lamang. Parang gusto ko nang umuwi, Eric. Biglang sumakit ang balakang ko. Mabigat na kasi itong tiyan ko eh. Pagdadahilan niya. Hindi ka pa tapos kumain. Busog na ako. Anya sa kapilit ng umiti. Tumango si Eric ngunit hindi niya mabasa ang reaksyon nito. Parang lumamig ang mga tingin nito sa kanya. Ewan niya kung siya lang ba ang nakakaramdam ng ganoon dahil sa iniisip niya o ano. Okay, let's go. Habang nasa biyahe ay tahimik pa rin si Eric. Kung sa ibang sitwasyon, malamang ay may pinag-uusapan na sila. Hindi rin magawang magbukas ng paksa ni Bobby dahil wala siyang maisip na interesanteng pwede nilang pag-usapan. Hindi naman niya pwedeng itanong ang tungkol sa nangyari kanina. Bukod sa alam niyang nasasaktan si Eric,
maging siya ay nasasaktan din sa hindi malamang dahilan. Mula ng araw na yon, pakiramdam ni Bobby ay dahan-dahang lumayo si Eric sa kanya. Bumalik to sa dati na kapag uuwi sa bahay ay trabaho pa rin ang inaatupag. Isang beses pa ay nakita niyang tumatawag si Karen sa cellphone nito at nagmamadali itong sinagot yon. Ngunit hindi siya nagkomento. Nagunwari siyang walang nakita. Hindi niya maiwasang magselos at sumama ang loob. Pero alam naman niyang wala siyang karapatan. Sino ba siya? Hadlang lang naman siya sa pagmamahala ng dalawa. Wala si Eric? Tanong ni Bobby kay Bench nang minsang dalawin niya ang asawa sa opisina para sabay silang magtanghalian. Kakaalis lang niya, Bobs. Sagot naman ni Bench. Sana'y tinawagan mo muna bago ka nagpunta rito. Sasurpresahin ko kasi sana siya. Ako palang masasurpresa. Dismayado niyang tugon. Tara, tayo na lang ang kumain itong dala kong pagkain at sayang naman. Nakakaintinding umiti at tumango si Bench. Sige ba? Butit hindi pa ako nananghalian. Natapos na silang kumain ay hindi pa rin nakakabalik si Eric. Kaya nagpa siya na siyang magpaalam kay Bench. Gabi na nang umuwi ng bahay si Eric. Pero hinintay pa rin niya ito para sabay silang maghapunan. May meeting ka sa labas kanina? Tanong ni Bobby kay Eric habang naghahapunan sila. Wala. Matipid na sagot ni Eric. Pero wala ka rin kaninang tanghali. Pinuntahan kita. Wala ka kaya kami na lang ni Bench ang kumain ng dalawang food para sa'yo. Ah, ani Eric. Sa labas ako nag-lunch. Mag-isa? Tila nag-isip muna si Eric bago sumagot. With some friends. Tumango lang si Bobby at pinagpatuloy na ang pagkain. Pagkatapos kumain ay nagpaalam siya kay Eric na manonood sa home theater. Tumango lang ang lalaki. Hindi man lang nagresintang samahan siya. He has changed. At sa palagay ni Bobby ay alam niya kung bakit. Nangyari lang naman ang lahat ng yun mula nang makita nila ulit si Karen. Nagplay ng pelikula si Bobby, ngunit wala naman doon ang atensyon niya. Ang isip niya ay nasa asawa. Paano kung nagkabalikan na pala ito at si Karen? Magagalit ba siya? May karapatan ba siya? Hindi naman siya nito mahal at malinaw yun sa kanya. Pero asawa niya pa rin ako. Anya saka umiyak. Ang gusto sana ni Bobby ay matinong pamilya para sa anak niya. Alam niyang taliwas yun sa mga paniniwala niya. Ngayon ay naiintindihan na niya ang nanay niya. Alam niya kung bakit ito nanatili sa tabi ng tatay niya. Alam na niya kung bakit paulit-ulit itong nagpapatawad. Hindi na yun tungkol sa kanilang magkapatid. Hindi na yun tungkol sa pamilya. Nagtiis ito dahil mahal nito ang tatay niya. Yun kasi nararamdaman niya ng mga sandaling yun. Asawa siya, magkakaanak sila. Gusto niyang ipaglaban ang relasyon nila, ang pamilya nila. Naduduwag lang siya dahil ayaw niyang marindig ng harap-harapan mula kay Eric na hindi siya nito mahal at si Karen pa rin talaga. Nakatulog na lang siya sa home theater nang umiiyak. Ngunit paggising niya ay nasa kwarto na siya. Hindi pa rin naman siguro nauubusan ng pakialam sa kanyang asawa niya. Nagmamadaling tinapos ni Eric ang iniuwing trabaho para masamahan si Bobby sa home theater. Nang magsabi itong manonood ito ay alam niyang nahihiya lang ito na yayain siya. Ang problema ay marami siyang trabahong kailangan tapusin dahil sa launching ng bagong proyekto ng F&B Homes. Yun ang pinakamalaking proyekto ng F&B sa taong yun. Pagdating naman niya sa home theater ay tulog na si Bobby, kaya binuhat na lang niya ito paakyat sa silid nila. Nagigilty siya sa totoo lang. Itong mga nakaraan ay sobrang abala niya. Nawalan siya ng oras dito. Nagsinungaling pa siya na kasama niyang kumain sa labas sa mga kaibigan, ngunit ang totoo ay si Karen ang kasama niya. Mula noong magkita sila ni Karen sa restaurant, ay tinatawagan na siya nito palagi. Naaalala pa niya ang naging usapan nila sa restaurant kanina. Hindi mo siya mahal, di ba, Eric? Tanong ni Karen sa kanya. Sige, sabihin mo nang pathetic ako para ipilit pa rin ang sarili ko sa'yo. Kahit ako ang biktima, parang ako pa ngayon ang nakikiapid. Sobrang galit ako na maghiwalay tayo kaya hinayaan kita. Pero ang buong akala ko, babalik ka at pipiliin mo pa rin ako sa kabila ng lahat. Tatanggapin ko naman kahit may anak ka. Karen. Pero nagpakasal ka, Eric. Pinili mo si Bobby kahit hindi mo siya mahal dahil magkakaanak kayo. That doesn't make sense. Namamasa ang mga mata ni Karen. Napakarami nating plano para sa kinabukasan nating dalawa. What happened to that? Ganun na lang ba yun?
Huminga ng malalim si Eric. I'm sorry, Karen. Nung magpakasal ka, akala ko talaga ay okay na ako. Pero nung makita kita ulit, nadurog na naman ako ulit. Back to zero na naman. I wish I can do something to ease the pain, Karen. Kaya lang. Huminga na naman siya ng malalim. Hindi niya alam kung ano ang dapat sabihin o kung may dapat pang sabihin. Wala na rin naman kasi yung magagawa. Hindi na nila maibabalik ang mga bagay na tapos na. Na nangyari na. You know what's more painful, Eric? Yung makita kitang masaya habang durug na durug ako. Ang sabi mo hindi mo siya mahal. Na pagkakamali ang lahat. Na hindi niyo sinasadya. Pero bakit parang ang saya-saya mo kapag kasama mo siya? Bakit parang mahal na mahal mo siya kapag nakatingin ka sa kanya? Doon na nagsimulang umiyak si Karen. At sa palagay ni Eric ay kailangan na niyang sabihin kay Karen ang totoo kahit pag gaano kasakit yun. Because I'm falling in love with her. Saglit na natahimik si Karen, ngunit patuloy ang mga luha sa pagpatak sa mga pisngi nito. Agad? Tanong ito kapag uwan. Hindi, matapat niyang sagot. Pero sa ilang buwan na magkasama kami, na nakikilala namin ang isa't isa, I learned to fall in love with her. Hindi na nagsalita pa si Karen at umiyak na lang ng umiyak. I'm sorry, Karen. Hindi mo deserve masaktan ng ganito. Pero pamilyado na akong tao. Hangad ko na makatagpo ka ng lalaking kaya kang mahalin at alagaan. Patawarin mo sana ako kung ako ang naging dahilan ng pagkadurog ng puso mo. Hindi ko ginusto at hindi ko sinadya. Wala na ba talaga tayong pag-asa, Eric? Umiling si Eric. I'm sorry, Karen. You deserve someone better. I love my wife and our baby. Sinserong sabi ni Eric sa kanilapitan ang babae at niyakap. Tumutulo ang luha ni Karen at tinanggap na lamang ang pagkatalo. Yun na siguro ang closure na kailangan nila. Karen was a wonderful woman and she deserves someone as wonderful as her. Samantala, hindi alam ni Bobby kung anong mararamdaman habang pinagmamasdan ang larawan ni na Eric at Karen. Magkayakap ang mga ito sa loob ng isang restaurant. Isa sa mga kaibigan niya ang nagpadala ng larawan. Kumakain daw sa restaurant na yun ang kaibigan niya nang mamataan si Eric. At tulad niya ay nagulat ito nang makitang ibang babae ang kasama ng asawa niya. Naninikip ang dibdib niya sa galit. Para mawala ang galit sa puso niya ay nagtungo siya sa opisina ni Eric. Mabuti nang magkalinawan sila. Kung mahal talaga nito si Karen ay hahayaan na niya ito. Makikipaghiwalay na siya. Kaysa naman pinapasama niya ng pinapasama ang kanyang loob. Suko na siya. Ay, wala naman palang laban. Wala siyang kalaban. Ni hindi siya papasang kalaban ni Karen sa buhay nito. Si Eric, tanong niya kay Bench. May kausap lang. Teka, anong nangyari, Bobs? Bakit ganyan ang itsura mo? Nagtatakang tanong ni Bench sa kanya. Wala, sagot naman niya. Baka naman pwede mong sabihin sa kanyang gusto ko siyang makausap. Importante lang. Sige. Agad na pumasok si Bench sa opisina ni Eric at paglabas nito ay kasama na ang kamiting ni Eric. Pasok ka na. Why are you here? Sana tinawagan mo na lang ako kung may kailangan ka. Nagtatakang tanong ni Eric nang makita siya. Ipaanaw na natin ang kasal natin, Eric. Agad niyang sabi sa lalaki na ikinabigla nito. Ano? Kunot ang noong tanong ni Eric. What's wrong, Bobby? What's wrong? Ang lahat ay mali noong umpisa pa lang. Mula nang magkita tayo sa hotel na yun ay mali na. Mali na nabuntis ako at pinakasalan mo ako. Mali ang lahat ng to, Eric. I don't understand, Bobby. Sa tinagal-tagal, ngayon mo lang naisip na mali ang lahat ng to. What's wrong with you? Parang si Eric pa ang napipikon sa kanya. Mas mabuti nang maghiwalay na tayo bago pa lumabas ang bata kaysa makita niya mga magulang niyang hindi nagmamahalan. Ito ang dahilan kung bakit ayaw ko magpakasal ng napipilitan lang. Okay, napilitan kang ikasal sa akin. Naiintindihan ko yun. Pero bakit kung kailang okay ng lahat, saka ka pa nagyayaya ng hiwalayan, Bobby? Para maging malaya na kayo ni Karen na makita. Para malaya ka nang mahalin siya. Alam ko namang mahal mo pa siya. At huwag ka nang magkaila. Sabi pa ni Bobby. Inilabas niya ang cellphone at pinakita kay Eric ang larawan na ipinadala ng kaibigan niya. Nabigla rin ng lalaki pero agad din namang nakabawi. Let me explain, Bobby. Ngunit bago pa makapagpaliwanag ang lalaki ay biglang sumakit ang tiyan ni Bobby. Napaatras siya at napakapit sa sandalan ng sofa na nasa likod niya. What's wrong?
nag-aalala ang tanong ni Eric. Huwag kang lalapit sa akin, Eric. Galit pa rin sabi niya sa asawa kahit gusto na niyang mamilipit sa sakit. What's wrong, Bobby? Ano ba? Imbes ay tanong pa rin ni Eric habang lumalapit sa kanya. Nanlaki ang mga mata nito nang mapatingin sa mga hita niya. You're bleeding, wife. Agad na tinawag ni Eric si Bench. Dalhin natin si Bobby sa ospital. She's bleeding. Hindi na alam ni Bobby kung ano ang sunod na nangyari dahil pinanawan siya ng ulirat nang makita ang dugong dumadaloy sa hita niya. Nang magising siya ay nasa ospital na siya at si Eric ang una niyang nakita. Nakatalungko ito sa gilid ng kama at hawak ang isang kamay niya. Nang bawiin niya ang kamay niya ay agad na nagising ang lalaki. Bobby, thank God you're awake. Ani Eric na tila maiiyak na. Anong nangyari? Tanong niya sa asawa. Preterm labor daw, sabi ni Miggy. We need to be more careful, Bobby. Baka sa susunod, mas malala pa dito ang mangyari sa inyo ni Baby. Nagbuntong hininga si Bobby bago tumango. Sa sobrang stress yata niya, kaya nangyari yun. Masyado siyang nagpalukob sa kanyang emosyon na nakalimutan niyang may isa pang buhay sa kanyang katawan na nararamdaman ang lahat ng iniinda niya. Sorry, sabi ni Bobby sa asawa. No, sabi naman ni Eric saka hinawakan ng kanyang kamay. Wala kang kasalanan. Alam ko na akong dahilan kung bakit ka na-stress ng todo. Alam ko naman na wala akong karapatan. Ani Bobby, naiiyak na naman siya. Sinong nagsabi? Tanong naman ni Eric. You have all the rights to be mad after seeing that picture. Pwede kang magalit dahil asawa kita. Pero Bobby, huwag namang hiwalayin agad ng solusyon na maiisip mo. I thought we're on the same page when we said that we wanted to give our child a complete family. Seryoso ako ron. At hindi lang basta kompleto ang ibig kong sabihin. Our child will have a healthy and complete family. Totoong pamilya. Hindi yung magkakasama lang dahil walang choice. Marahil nga ay tama ka na mali ang naging umpisa natin. Pero habang tumatagal, mali pa rin ba sa pakiramdam mo ang lahat, Bobby? Hindi alam ni Bobby kung tama ba ang narinig niya o yun lang ang gusto niyang marinig. Mula nang makita mo ulit si Karen, nagbago ka na. Kaya hindi ko na sigurado if we're still on the same page, Eric. Aaminin ko na kinakontak niya ako afternoon. She wants reconciliation. She hasn't moved on at naiintindihan ko yun. Pasensya ka na kung nagsinungaling ako sa'yo ng mga kaibigan ko ang kasama ko kahapon. I just don't want you to overthink. Ayaw kitang masaktan at bigyan ng stress. At ang palagi mong pag-iwas sa akin, para saan yun? Giit ni Bobby. Hindi kita iniiwasan, tanggi ni Eric. Talaga? Magigising akong paalis ka na at nakakatulog akong nagtatrabaho ka pa. Sobrang busy lang talaga ako sa kumpanya. We're launching F&B home sooner as we think. Yun ang dahilan kung bakit busy ako. Kagabi nga'y minadali ko pang trabaho para samahan kang manood. Pero pagdating ko sa home theater, tulog ka na. Kaya binuhat na lang kita para makatulog ka ng maayos sa kwarto natin. Totoo? Paninigurado ni Bobby. Oo, totoo. I also told Karen that I'm falling in love with you. Iniinsist niya kasing hindi kita mahal kaya pwede pa kami. Naging honest ako sa kanya at sinabi ko sa kanyang mahal kita. At hindi kita ipagpapalit kahit kanino pa man, Bobby. Nabigla si Bobby. Hindi niya inaasahan yun. Mahal mo ako? Oo. Hindi ka mahirap mahalin, Bobby. Akala ko rin ay mahihirapan ako. Pero hindi eh. It was as if loving you was the most natural thing to do. Minsan nga naiisip ko ang destiny na magkita tayo sa hotel. Destiny na magkakaanak tayo ngayon. Destiny na dumating ka sa buhay ko kahit hindi naman kita hinahanap. Kusa kang binigay sa akin. That sweet mistake in the hotel was the most wonderful and amazing mistake I had ever done in my life, Bobby. It turns out beautiful. Yun din ang nararamdaman ko. Ani Bobby. At sa tuwing maiisip ko na si Karen pa rin ang mahal mo, sobrang sakit talaga sa dibdib ko. Hindi naman kasi talaga ako nag-expect na nakamove on ka na sa kanya. Alam ko naman na ako ang sabit at balakid sa istorya niyo. Mula nang pakasalan kita, ikaw na ang bida, Bobby. Istorya na nating dalawa to. Istorya na nating tatlo ng anak natin. Nakangiting tumango si Bobby. Mahal na rin kita, Eric. Sobra-sobra. Napakadali mo rin matutunang mahalin. Paglabas ni Bobby sa ospital ay agad na inihanda ng biyanan niyang babae ang gender reveal ng anak nila ni Eric. Walang pagsidla ng excitement ni Bobby.
Feeling ko talaga lalaki, love. Bulong sa kanya ni Eric. Inirapan ni Bobby ang asawa. Bakit? Ang pangit ko ba? Di ba kapag maganda raw ang nanay, babae ang anak? Natawa naman si Eric. Is that even scientifically true? Maganda ka pa rin pero feeling ko talaga lalaki ang panganay natin. Babae ang gusto ko, love. Pagmamaktol ni Bobby. Pinagtatawanan sila ng mga nakakarinig sa kanila. Handa na ba ang lahat? Tanong ng binanyang babae. Lahat sila ay nakaabang sa kalangitan. Fireworks kasi ang magre-reveal ng gender ng baby. Mabuti na lang at hindi maulan ng gabing yun. Ready na po. Sabay nilang sagot mag-asawa. Napakasosyal ng gender reveal ng anak niya. May pa-fireworks kahit hindi New Year. Parang sasabog ang dibdib ni Bobby sa kaba nang makita na niya ang pag-angat ng fireworks sa himpapawid. Hindi nagtagal ay naging asul ang kalangitan. Asul ang kulay ng fireworks. Naghiyawan ng lahat ng mga bisita. Tuwang-tuwa ang asawa niya. I told you! Excited na sabi ni Eric sa kanya. Lumabi lang si Bobby. Gusto niya ng babae, pero masaya pa rin naman siyang magkaroon ng Enrique Fabella III. Don't worry, love. Gagawa tayo agad ng prinsesa. Pabirong bulong sa kanya ni Eric. Talaga? Sagot naman niya. Hindi tayo titigil hanggat wala akong mini-me. Pabirong tugon niya. Tumawa muna si Eric bago siya hinalikan sa labi. Pagkatapos ay magkayakap na nilang pinagbasta ng mga asul na fireworks sa himpapawid. Makalipas ang ilang pang linggo, ay isinilang na nga ni Bobby ang panganay nila. Ang bunga ng pagkakamali nila noon na nauwi sa magandang resulta. Labis-labis ang kaligayahang nadarama nila nang masilayan nila ang kanilang unang anak. Kasing gwapo ito ni Eric. Naniniwala si Bobby na tadhana ang gumawa ng paraan para magtagpo sila ni Eric. Hindi nila hinanap ang isa't isa. Ganoon siguro kapag nakaguhit kayo sa kapalaran ng isa't isa. Wala kayong magagawa kundi sumuko sa kapalaran at magmahalan. Ang swerte lang niya dahil kahit ilang beses siyang nasawi at nadismaya sa mga dating kasintahan, isang Eric Fabella naman ang itinadhana para sa kanya. At sabi nga ng mister niya, a mistake sometimes can be very sweet and beautiful. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.